holiday. So, what's up guys? Welcome back ulit sa akin channel. So, my name is Ren Sulila and kung hindi pa kayo nasubscribe sa akin, subscribe na kayo. Okay. So, welcome back guys. So, ang topic natin ngayon sa vlog about Creative Commons or Reuse Content. Ito yung mga question, maganda bang gumamit ng Creative Commons? Yes! Magandang gumamit ng Creative Commons, especially dun sa mga bago ang channel or mga gumagawa ng channel. Ito yung makakagawa ng maraming subscriber, makakagawa ng maraming views, at syempre, mas madali mong ma-hit yung iyong requirements sa YouTube para magawa mo yung, ma-hit mo yung requirements at ma-monetize na kagad. Pero, kailangan din natin iwasan. Kung kayo ay gumagamit ng mga reuse content or tinatawag nga natin Creative Commons, well guys, ito ang masasabi ko sa inyo. Itigil nyo na ang paggamit nito. Kasi unang-una sa lahat, Creative Commons is like reuse content. Ibig sabihin, may trending video, kinuha mo yung video, tapos inedit mo, nire-upload mo siya. Pinalitan mo lang yung music, pinalitan mo ng kung ano-ano. O pwede yun guys. Kaso ang problema doon, pag yan ay na-detect ni YouTube, yan ay pumapatak ng copyright strike. So, hindi po copyright claim, ha? Copyright strike. Copyright strike po ang pinakamabigat na pwedeng mangyari sa iyong YouTube channel. So, bakit kailangan natin iwasan ng Creative Commons? Unang-una sa lahat, pag ikaw ay nagkaroon ng copyright strike na isang beses at ikaw ay monetized channel na, ang nangyayari pag monetized channel ka na, pwedeng mawala ang iyong ads. Pangalawa, yan ay suspension ng channel mo for 30 days. That's the first time na magkaroon ka ng copyright strike. Sa second time na magkaroon ka ng copyright strike, magkakaroon ka ng 60 days suspension ng iyong channel. At pag ikaw ay nagkaroon ng pangatlong copyright strike, hindi na po yan 90 days suspension, kundi automatic po yan termination ng iyong channel. Ngayon, mati-terminate ang iyong channel. Ano ba yung mga effect pag na-terminate ang iyong channel? Unang-una, hindi ka na makakagawa ng account mo sa sarili mong pangalan ng YouTube channel. At saka sa AdSense. Mahirap na po. Kasi kailangan doon sa account mo is your real name and address niyan, alam nyo naman yan sa mga Google AdSense kasi bine-verify nila yung address at bine-verify nila yung name. Nagsasubmit tayo ng picture ng ID sa kanila na legit na ID na doon ka talaga nakatira para ipadala nila sa'yo yung sahod mo. So pag yan ay ikaw ay na-terminate ang channel, hindi ka na po makakagawa. Pwede gamitin ang pangalan ng kapatid mo, same address tayo dyan. Pangatlo, sa mga hindi pa namo-monetize, pwede rin naman i-terminate kagad yung channel nyo. At sa mga monetize na, mawawalan po kayo ng ads sa first strike nyo pa lang. First copyright strike nyo pa lang. Hanggang tatlo lang po yan. Sa pangatlo nyo, automatic terminate na. Ano ba ibig sabihin ng Creative Commons? Ito yung mga reuse content. So, content ng iba, video ng iba, ginamit mo sa'yo, nire-upload mo. Example, nag-viral, Jamil, yung mga sikat na YouTube vlogger na nag-viral sila or mga ibang video, hindi lang bukod sa mga vlogger, yung mga ibang video na nag-viral sa Facebook or sa internet, automatic po yan, nade-detect na po ni YouTube yan. Hindi na po katulad dati na pwedeng gawin, pero ngayon po, masyado na pong mahigpit si Lolo or si YouTube
para gamitin natin yung mga Reels content. Kung nagkakaroon tayo ng copyright claim through music dahil yung mga copyright na yon is music, hindi natin pwedeng gamitin yung mga music na yon, especially sa ating mga video. May mga free royalty music na pwede natin gamitin at merong hindi free. Ayun yung mga, katulad ako, ginagamit kong mga sound sa aking mga vlog is nakasubscribe ako sa Epidemic Sound, no? Andyan yung link sa baba. Pwede nyong i-try. Free trial naman yan for 1 month. Pwede nyo siyang gamitin. Mag-ano kayo ng subscription, no? Ayan po yung mga ginagamit kong music sa mga videos ko sa Epidemic Sound, especially sa photography and also, sa mga motovlogging ko. Lahat po yan is through Epidemic Sound. No? So, ganun din sa video. Hindi natin pwedeng gamitin yung video ng iba kasi sarili nilang content. Yun. Much better na kung ang i-upload natin sa ating channel is sarili nating content. Mas ligtas tayo magkaroon ng copyright strike. Bakit nati-detect ni YouTube yung mga reels content na video? Kasi guys, unang-una sa lahat, nag-trending na yun. Nag-trending na yung video na yun. Umalap na siya ng ibang views. Kahit ibahin mo yung hashtag, kahit ibahin mo yung title, oras na makita nila doon sa YouTube channel mo yung video nila, i-claim nila yon. Katulad, for example na rin guys, yung sa mga pirated movie kung bakit nagkakaroon ng copyright sila, di ba? Yung mga movie from Hollywood, from basta lahat ng movies, tapos pag nilagay mo sa CD, it's copyright na yan. Pirata, di ba? Pineke, hindi siya original, kaya dapat bumili tayo ng original. So, ganun din sa mga use ng content ng video. That's why meron nagkakaroon ng copyright strike. Stop using Creative Commons. Yan ang mapapaya ko sa inyo. Huwag nyo nang antayin ma-terminate yung channel nyo para maniwala kayo sa akin. Maraming nagsasabi rin dyan na mabilis ka nga magkaroon ng subscriber, mas mabilis ka mag-trending, mas mabilis ka magkaroon ng follower, but nakasalalay dyan yung channel nyo. Especially rin yung iba, kung sila ay mga monetized channel na at sumasahod na sa YouTube, sayang naman kung mateterminate ang YouTube channel mo. So guys, yan ang tips ko regarding for Creative Commons or reuse content. So anyway, bago tayo mag-tapos, kagaya ng sabi ko, hiniram ko ulit muna kay Sir Gino kasi hindi pa naman siya magpa-vlog this week. So hiniram ko muna yung ating lights. And ayan, kumbaga, nasa likod ko, may ilaw. So, hindi lang naka-charge yung ibang battery ko, kaya hindi ko magawa ng paraan na yung lights ko pa dito sa likod para magkaroon ako ng ilaw, no? Separation ko sa background. Background lang yung meron. So, ang gamit kong lens ngayon is 50mm, which is naka-prime lens ako, naka 1.8 aperture ako, no? So, anyway, bago lahat, ito nga pala yung bagong setup natin na gaya ko doon sa old upload ko, sa last upload ko na setting up, no? Ito, unti-unti kong sineset-up. And anyway, bago lahat, buksin muna natin ito, mag-unbox muna tayo. In order ko sa Lazada regarding for the shoot of our product. Sabi ko nga sa inyo, marami akong mga product dito. So, ito, actually, mga gamit na to, may mga tago doon. Wala nang laman. So, this video is not sponsored by Sir Cabela, pero I have the product na meron sila. All the products that they have. No, meron. Uy. Oh, no. Uy. Meron ako. So, ito pa ang pinoproblema ko. Autofocus ng autofocus ang aking camera kasi naka-automatic autofocus siya. Ang hirap mag-adjust ng sa manual focusing niya. So, anyway, dito na tayo. This is for the okay. Unbox natin ito. Ano ba to? Ito yung Prada turntable, no? Or papang Prada shoot, no? So okay, charger, I know, power cable or chargers, puro. Yun lang, it's from China anyway. Grabe init ngayon guys.
So, ayun, ito siya. So, ito yung gagamitin natin sa mga product shoot natin. Na ilalagay mo yung product dyan, then ikot-ikot siya, ikot-ikot, ganyan, ikot-ikot. So, ang bala ko kasi is gumawa ng mga advertise ng mga product, no? And also magkaroon ng product shoot regarding for video and photo. Also, so, sasamahan nyo ako dyan, ibablog din natin yan. Gaya nga na sabi ko sa inyo, medyo kinakalawang na tayo regarding for filmmaking and photography. So, babalik lang tayo sa ating, ano, sa ating, we're going back to basic ulit. Ito muna sa ngayon. So, antay na lang kayo for my next video kung anong gagawin natin. Kasi, I'm planning gumawa ng advertisement, gumawa ng video. So, guys, bye-bye! See you!